Magandang umaga po mga ka-agri. Dito po si Mike Hernandez para po sa ating mga koi keeping tips. Dito lang po sa Agri TV. Bakit nga ba koi? Bakit nga po ba marami ang ating mga kaibigan na nahuhumaling mag-alaga ng koi? Sabi po nila ang koi po daw ay lucky fish. Ang sabi po ng iba, ang koi po daw ay symbol ng long life. Others take care of koi to complement their water garden feature. At para naman po sa mga talagang nahilig mag-koi at magpaganda ng koi, ito na po yung mga kaibigan na natin na nagko-compete o sumasali po sa mga koi shows. Marami pong koi shows na nagaganap, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa Japan, Amerika at maraming parte po ng mundo. Ano po ba ang kinoconsider ng isang koi collector para mapaganda ang kanilang natatanging alaga na koi? In my opinion, these serious avid collectors, they make proper filtration system. They make the best water that they could para po mapaganda ang kalidad ng koi na kanilang inaalagaan. Ang isa pa po ditong factor ay binibigyan po nila ng magandang nutrition at pinapakain nila ng tama at sa tamang oras ang kanilang mga alagang koi. One of the main reasons bakit maganda o gumaganda pa ang koi na inaalagaan nila ay meron pong potential to begin with ang mga koi nito, whether maliit or medium size or malaki na po. It's like raising cut flowers. Ano po ba yung koi na magbo-bloom more in the future? So, balik po tayo dun sa factor na how to make the proper water system. Some basic elements that we have to consider is naglalagay po tayo ng bottom drain that would connect the pond to the filter. Now, aside from the bottom drain, ito po, meron din po ditong skimmer. And then, kinoconsider din po natin yung turnover rate ng tubig natin. How much water do we move para to make a good clean water for our beloved koi? These are some of the basic factors we have to consider in making a proper koi pond system. Now, doon naman po sa how to nourish the koi properly. It has to be like tama po yung kinakain at sa tamang oras. Sinusukat po to by body weight. Now, ang isa pa po dito ay tama nga po yung amount, but tama din po dapat yung oras na pagbibigay natin ng pagkain ng koi. But of course, to begin with, dapat po yung pinapakain nating pagkain ay tama po yung ingredients sa loob. In other words, pagka po tama yung oras, tama po yung amount, frequency, amount, and then the quality of food. Then, no miss po, yung nutrition ng koi natin ay mataas na po yung level. Sa susunod po, ibibigay ko po sa inyo kung paano piliin ang koi na magbo-bloom in the future. Ano po ba yung gaganda na koi sa darating na panahon? Ito po si Mike Hernandez ng Agri TV. Hayop ang galing.